The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Luke. Glory to you, O Lord. Jesus went up to the mountain to pray, and he spent the night in prayer to God. When day came, he called his disciples to himself, and from them he chose 12, whom he named apostles: Simon, whom he named Peter, and his brother Andrew, James, John, Philip, Bartholomew, Matthew, Thomas, James the son of Alphaeus, Simon, who was called the Zealot, and Judas the son of James, and Judas Iscariot, who became a traitor. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Please be seated. Ngayon pong araw ay kapistahan po ni Saints Simon and Jude. Simon and Jude are often seen as the quiet disciples. Bakit po sila quiet? Dahil po ba tahimik sila? Hindi po. Kasi po sa Biblia, kung babasahin po natin ang buong Gospels, wala po masyadong sinasabi sa Bible tungkol sa kanila. They were only named, or mayroon isang linya lamang si Saint Jude. And we know only of their nicknames: Simon, called the Zealot, and Jude Thaddeus, or Jude, the son of James. Yun lamang yung alam natin sa kanila. Unlike the other apostles, yung story nila, yung storyline nila ay rich at madaming details. For example, Peter. Ang dami nating kwento tungkol kay Peter, di ba? Ang daming dialogues between Jesus and Peter. Si James at saka si John, kasama pa yung nanay nila. Maraming details tungkol sa kanila. But even though Simon and Jude doesn't have much details or stories in the Bible, they are still called apostles. And we can say they are very important to the history and story of the kingdom of God. Here's the mystery and beauty of their call. They are called quiet disciples, and yet they were chosen by God to be apostles. They were sent by God. They were called by God. Jesus saw something in them and wanted them to be part of this mission to proclaim the kingdom of God to the ends of the earth. So we can find inspiration here for our own lives. Many of us may feel like we are on the sidelines. Simple lamang po ako. Unknown to others, serving the others silently, without proclaiming anything. Maybe sa ating work, sa ating bahay, sa simbahan, yung mga tumutulong sa simbahan. Maybe you see your role as something unimportant or simple. But always remember that you are part of God's extraordinary plan. So when we live as followers of Christ, our presence has a purpose. Ikaw ay mahalaga sa Diyos. Ikaw ay bahagi ng plano ng Diyos. Tinatawag ka niya, pinipili ka niya, at sinusugo ka ng Diyos bilang kanyang disipulo. Lahat po tayo dito, tinawag ng Diyos. At tayong lahat po ay may mga kanya-kanyang role, kanya-kanyang duty. Yung iba bilang magulang, yung iba bilang anak, yung iba bilang public servants, yung iba bilang brothers, mga pari. May kanya-kanya po tayong role sa kaharian ng Diyos. Isipin na po natin yung ating mga lola. Kahit sila'y tahimik lang sa bahay, pero nagdarasal para sa kanilang pamilya, abay, napakalaking bagay na po niyan sa kaharian ng Diyos. Yung mga mongha po natin, akalain nyo wala naman silang ginagawa. Pero yung pagdarasal po nila para sa simbahan ay malaking bagay. Kaya nga po nung nag-found si St. Dominic ng kanyang order of preachers,
Ang una po niyang found, monasteryo ng mga madre, mga nuns. Sila pong nagdarasal para sa aming mga brothers, sa mga paring Dominikano, sa aming pagpipreach, sa aming mga ministries. Kaya huwag niyo pong sabihin, simple lamang po ang aking role. Kayo po ay bahagi ng kaharian ng Diyos, ng plano ng Diyos. So Saint Simon and Jude's lives, although we know nothing much about them, sabi kanina sa introduction sa morning prayer, they teach us something of valuable, no? Yung quiet faithfulness na tinatawag. Sometimes we may feel that we may be insignificant, but please remember, your simple acts of love, simple acts of kindness, simple acts of faith, they go unnoticed to others, but for God, God sees you. Simple man yan para sa'yo, but the effect on the kingdom of God is great. So let us be encouraged that we don't have to be extraordinary by the world's standards. We don't have to be viral. We don't have to be seen to make a difference in the kingdom of God. As we celebrate the feast of Saint Simon and Jude, let us embrace our calling as disciples in the kingdom of God, recognizing that we have a role to play. We have a role to play. May we take inspiration from Saint Simon and Jude, living our faith with humility, with dedication, with prayer and faith, knowing that in the quiet corners, in the sidelines, we too can spread the good news of the kingdom of God. Amen.